Magandang gabi mga ka-TikToks! Naku, napakabilis talaga ng panahon, biro ninyo. Natapos na ang first season. Tatlong buwan din tayong nagkakwentuhan dito sa aming programa. At sigurado akong pagkatapos ng tatlong buwan ng chikahan, tawanan at kwentuhan, ay marami kayong naipong imamarites, hindi ba? At tsaka, syempre, marami din kayo natutunan at nalinawan kayo sa maraming mga usapin. Naniniwala ba kayo na dapat nang magka-divorce law sa Pilipinas? Gender fluidity, anti-ghosting bill. Samot-saring mga topic ang inilatag namin sa inyo. May mga seryoso. Nangingibang bansa pa ako para mag-fundraising para matigil na talaga ang dog slaughter and eating in the Philippines. So yun lang ang kinatatakutan ng tao na doon tayo pausad with this SIM Registration Act. Dahil scammers, mga nagdo-donate, hindi naman pala totoo. If it warrants, then you should release your anger. Mahirap rin naman na kinikim-kim mo, it festers, di ba? Yun na nga, mental yun. Tapos mamaya, sasabog ka na lang. Pero iba rin yung sabog ka ng sabog. Ang problema kasi sa fake news talaga, una, nakakasira ng buhay, nakakasira ng negosyo, at nakakasira ng kinabukasan ng isang buong bayan. Yes. May nakakaiyak. So heartbreaking, no? Na talagang, if you're a mother, na hiling ka ng anak mo, na payagan mo na siyang mamatay. Parang, I agree, parang ako nagbigay ng buhay ko sa'yo, paano ko babawiin? Sa lahat ng mga breadwinners, kailangan alagaan yung mga sarili ninyo. Okay lang magbigay kayo ng magbigay, mahalin nyo ang mga pamilya nyo, suportahan nyo, pero kayo muna. Kayo muna. At extra na lang, maniwala kayo sa akin, aapaw yan. Oh. Masakit mabreakan, di ba? Oh, oh. Sobrang sakit mabreakan. Yeah. Pero yung ghosting kasi, yung proseso niya, parang may ginawa ba ako? Yung may kasama may siyang emotional self-doubt. Yes. Meron talaga siyang torture. Oh, kasi hindi mo alam kung anong ginawa mo. Oh, at least pag nakapag-break sa'yo, sabihin sa'yo yung reason. May nakakakilig. Question, mag-aasawa pa ba ulit si Patty? Nakapangatlo na yun. Pangatlo na niya kung sakali. Although idol ko si Elizabeth Taylor, nakapito yun. Pero may inulit siya, diba? Very tender si Pat. Pwedeng-pwede ba, Pat? Be happy. Ako naman, sa tanong na kung mahal mo or mahal ka, bakit ka mamimili? Hindi nakaka-empower yung tanong. Kasi pwede ka namang pamili ng mahal mo at mahal ka rin, di ba? But when it comes down to it, halimbawa, papiliin talaga, collecting ano ko ni Corina kanina, yung favorite poem ko kasi, si W.H. Auden, sabi niya, "If equal affection cannot be, let the more loving one be me." Ah! Ang lakas ng sarili. Ang lakas ng loob pinipili, ah. Pinag-usapan pa yung pinipili. Pinapipili ka ng David Carina, yun ang pinili mo. Eh kasi Venus nga, goddess of love. Oh. Translate mo. Kung halimbawa, ha? Halimbawa. Hindi pwede. Ay, hindi kayo pwede, hindi naman pantay ang pagmamahal. Oo. Hayaan mong yung mas nagmamahal ang mangibabaw. Ang daming tawanan at kapilyuhan. Hindi mo kailangan magpaayos na mukha kasi beauty is in the eye of the beer holder. Cheers! 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 Na gusto ko talaga maging baby ay wala iba kundi si Pat. Miss you! Thank you! Bakit? Ginawa ko. Inisip ko lang kung ano itsura mo. And then, Vinicialize mo? Vinicialize. Na-imagine mo, suot-suot ko siya? I want you wearing this. Wearing only this. Alam mo, marupok ako. Oh. Halimbawa, mag-iipag-split ako, tapos nakita ko yung babae, tapos haplos-haplosin ako, may extend tayo. Anong gusto mo? I-ghosting ka o tapusin ang hirap? So paano mo niligawan nga yung misis mo? Hindi, ang misis ko, anak siya ng general. Ay, mayaman sila, mayaman sila sobrang. Ang lakas ng loob mo. Typical love story, mayaman at maganda yung babae, gwapo yung lalaki. O bakit? Kwento ko to, ah. Hindi kami nagtanan, linayo, tapos
Ako naman, matitindi yung pinapadala sa akin na tinatakot ka. Tinitiktikan ako doon sa tapat ng bahay. Taga-Pasay ako. Dalawang owner na puro mga military. Kasi doon pala, pagka general pala, pag ayaw mong, alimbawa, lower rank ka, ayaw mo padala sa mga gera, magiging ano ka, magtatrabaho ka sa mga official para hindi ka padala sa gera. So yun ang pinadala sa akin. Yun ang chismis ha. Ang nanay ko matapang. Linabas yung mga balisong. Sabi ng nanay ko, ay, papabarangay ko kayo. I also believe na kung para sa'yo, para sa'yo. Okay. Kung ayaw na sa'yo, edi iwanan sabi, ka na niya. Ako ganun. Sa marriage vows pa lang namin, ay wala akong ano ha, hanggang kamatayan ha. Ang marriage vows ko ako nagsulat. Hanggang sa kakayanin ko, yan ang linya ko. Hindi ako nagbibiro. Sa harap ng dambana, walang masasabi sa akin ng langit, hanggang kaya ko lang. Masasabi ko lang ko ako may Pepe and Pilar, meet our new two co-anchors, si G3 merong G and 3. Hello! Welcome to the show! At kantahan pa! Bakit nga ba mahal kita? Kahit di pinapansin ang damdamin ko, di mo man ako mahal, ito pa rin ako nagmamahal ng tapat sa'yo. Bakit nga ba mahal kita? Kahit na may mahal ka mang iba, ba't baliw na baliw ako sa'yo? Hanggang kailan ka titiis? Oh, bakit nga ba? Oh my God, ang galing niya talaga! Pagka nag-ghosting ka ba, Kakay? Ano ba ang kantang bagay dyan? Sa mga pub house, sa mga beer house. Tumata kasi sa isip ko to nung minsan na may nawala na lang bigla. Ako. Sa nag-ghosting ka na. Tatlo pang beer? Si ano ba yan? Why? Ito lang ang punta sa isip ko. Now that you're gone, I wish you never have to. That you're gone, this pain I feel inside me. Oh my this God. Goes on and on, now I know. Char. I need you, and I never should have let you go. Ano yung kanta mo na pinaka nakaka-distress sa'yo? Actually, puro mga Regina songs eh. Birit! Kasi para syempre, ilalabas mo lahat yun. Para yung galit mo doon yung inalabas. Isang birit lang. On the wings of love, up and above the clouds, the only way to fly. On the wings of love, on the wings of love. Tanggal na! At sa kabilugan ng buwan, hindi pwedeng mawawala ang usapang relasyon. Naku, ang mga hugot. Mga totoong kwento ninyo at mga totoong kwento namin. Hindi yan kailanman mawawala sa ating TikTokan. At yan ang ating babalikan sa pagbabalik ng TikToks. Bilang isang single mom, malaking bagay sa akin na nababahagi ko ang aking opinion dito sa TikToks. Marami akong napag-uusapan, marami akong natututunan, pakikipagkaibigan, at least nalalabas ko ang aking saloobin pagdating sa mga pagkakarelasyon, sa mga pamilya, and of course, most important, the friendships that I fostered here on TikToks. But the most challenging or the most interesting is when we talk about issues that's closest to my heart. Panoorin po natin. Pat P. Dasa, TV executive na may kakayahan pala sa pagpapatawa. Pero higit sa lahat ay yung tawa mismo niya na nakakahawa. Ano ba ikaw pinagnanasaan ko? Ang hindi ninyo alam, si Pat P. ay single mom at may dalawang anak. Dalawang beses na rin siyang nabigo sa pag-ibig. Kaya itong si Pat P. never na nag-asawa ulit. Pat P. Dasa, I think correct na
ata, hindi ako marites. Maripa. Kasi marites. Hindi kasi ang marites, di ba ibig sabihin, mare, anong latest? Yung maripat, mare, patol pa more. Why didn't it work? Nako, mahabang storya. Nung una akong kinasal, batang-bata pa ako. I was only 23. Kasi yung pangalawa, ito naman siya na may naging tatay ng mga anak ko. Eh, napaka-pogi ng pangalawa. Ay, napaka-pogi diba? Ni Mike Planas. Oh my gosh. So alam na natin, pag ikaw ay pogi, habulin, di ba? No regrets. Hindi ako nagsisisi na kinasal ako dalawang beses. So maganda yung naging hiwalayan namin, ng dalawa kong asawa. So okay kami. Wala yung moments na wala. Kayo na naman, naging kayo naman. Wala. Nagbalikan na kami, kaya nagkaroon kami ng pangalawang anak eh. Paano yung enjoyment ni Spa? Paano yung last na ano mo? Yung... enjoyment? Ah, iba? Sa iba? That's quite skirt. Tanong ko, Patty, magkakaroon ba ng third? Eh, bakit kasi si Mateo naabutan niya? Baka dalawa ka na lang. 33 pa lang naman ako, ah. At ang isa pang bagay na ginaalam siya, isang sinungaling. Tanungin naman natin kung ano ba yung mga type mo sa lalaki. Ay. Baka yung mga nanonood dito, eh, makita nagniningning ang mga alahat mo. Alam ni Corina ko. Alam ni Corina, mahilig ako sa pogi, kaya ako nasasawi. Oh. Kasi, di ba, ayoko gumising ng umaga, nakatabi ko pa. Di ba, ako dito? Mahalik na ako! Ang divorce na nga ba ang solusyon para sa mga nakikita nilang problema sa magulong relasyon? Ayan, pag-uusapan yan natin dito sa TikTok. Ang Pilipinas na lang sa buong mundo ang walang batas sa divorce, kasama ang Vatican. May tatlo klase ang separation of marriage sa atin. Ang legal separation na hindi pinapawalang bisa ang kasal, pero pwede kang makisama sa partner mo. Ang annulment o pagpapawalang bisa ng kasal sa grounds ng psychological incapacity at fraud. At nullity of marriage na wala naman nangyayaring kasal at halimbawa nito ay pagpapakasal sa kamag-anak. Pagka walang divorce, hiwalay ka na, nagkaroon ka ng panibagong happiness or partner, kabit ka. Higit anim na panukala na nga na iba't ibang bersyon ang naihay na sa Kongreso at Senado. Subalit hanggang ngayon, wala pa rin linaw ito. Hindi pwedeng baliin ang simbahan yun. Divorce is my human right. Kasi dapat hindi naman, walang kinalaman ang religion dito. Hindi naman sila yung nahihirapan eh. Nako, talagang it's complicated. Dapat na ba talagang payagan ang divorce sa Pilipinas? Tagal-tagal nang pinag-uusapan yan dito. Pero lahat gusto, ikaw gusto mo. Ikaw gusto mo rin. Of course! Ikaw rin. Alex. Oo naman. Dalawa lang naman talaga pinupuntahan eh. Ang kasal, divorce, and death. Annulled si Patty. Annulled sa first, oo. And divorce. Kasi, yeah, pareho, kaya nga. Yung annulment kasi, dito, yan lang ang remedy sa mga gusto na maghiwalay. Kasi wala ngang divorce. So, kailangan talaga, ang annulment, mahabang proseso, mahal. Kukuha ka ng lawyer, both few. Nung panahon ko, wala pa yung psychologist. Kasi ngayon, you have to prove, kunyari, gagamitin mong excuses, psychological incapacity, you have to get a psychologist who will prove that naman. One of you is sira ulo. Is psychologically incapacitated. Ayun. Ang hirap daw ispilingin yun, sira ang ulo. Okay, yes. Kasama ugali. Ayan. O kaya ng bababae o ng lalaki. And diba? Ang masaklap dyan, even if you both already want to part ways, it's the court who will decide if they will grant it to you or not. So, bakit ba sinusulong ang diborsyo? Kasi mas madali. Yes. Kailangan nyo lang mag-agree. Pagka nagkasundo yung mag-asawa, hiwalay na tayo, ayun, divorce na kaagad. Yes. Hindi tulad sa annulment, Ang estado ang magde-decide. And yes, worse pa, kung kinasal ka sa simbahan, kukuha ka rin ng church annulment. Church annulment. Yes. So dalawang annulment. Kaya sinasabi ko nga, mahal ang kumuha ng annulment ng sustento. Ako, pakita ko ba't ako pabor sa divorce? Sa akin, ha, opinion ko, pwede mag-divorce. Kasi hindi naman niya nagsasabi na, ay, kasi kaya may divorce, di magtatagal ang mga relasyon dahil may naiisip ang divorce. Eh, ikaw nga, magkaroon ka lang ng pigsa dito. Gusto mo patanggal sa katawan mo eh. Oo. Dahil nasasaktan ka. Ginawang pigsa. Hindi, di ba pag nasasaktan ka, pinapatanggal mo kasi hindi na nakakatulong sa katawan mo, apektado ka. Ganyan din ang divorce. Pagka nasasaktan ka na, papatanggal mo. Ang galing magsalita sa ibang labas na,
ayusin nyo yan. Ayusin nyo yan. Pag ikaw ang babae, binubugbog ka ng asamo sa ating gabi, nasaan kayo? Nasaan kayo nagpapaayos na ayusin nyo yan? Hindi nyo alam na may mga bagay na hindi na maayos, na ang sarap na lang makisawsaw na ang pinagsama ng kasal. Oh, totoo. Kasi kung alam mo yung mangyayari, may maayos naman sa simula. Kaya alam mo yung mga nangyayari po, during ng kinasal kayo na nagpatunay na lumabas doon yung lumabas. Problema sa pera, makita nyo hindi kayo compatible sa sa sex. Every guy should have a trailer. Paano kung ang partner mo nakikipag-labing-labing sa iba? Palalagpasin mo ba ito? Pipiliin mo bang manahimik muna? Patay Malaysia lang ako kahit na naglo-loko siya kung saan sila pumupunta. Yung tibok ng dibdib ko, nasasaktan na ako. Nung nasa pier siya, sa international, pag tinanong ko sa Cabo kung nasan yung mister ko, nandun lang. Natutulog sa barko pero wala pala siya doon. Nandun siya sa bahay ng babae. Hindi ko siya bibigyan ng privilege para mamili pa. Kasi diba siya na ngayon nagloko, siya pa yung mamimili. So aalamin ko kung ano yung nangyari. Kasi feeling ko lahat naman deserve ng second chance. Para sa akin, hindi katanggap-tanggap yung hindi loyal na partner sa buhay. Makipag-iwalay ka ng maayos at pagka kailangan ng demandahan, meron ka, kumpleto ka sa mga proof. May pictures ka, pa-detective mo, huli mo sa loob ng ano ng motel, pumasok, picturean ninyo. Wait, man, paliwanag ako. Ibigan ko lang to. Ikaw, ano ang kaya mong tanggapin kapag nahuli mo ang partner mo na may kalaguyo? Gera na ba ito? O aatras na lang? Ito ang tanong ko kay Alex, ang lalaki ba talaga? Talagang nasa DNA na ninyo, pagka pinanganak kayo, talagang deny and deny until you die? Yes! Uy, sandali ah! Sandali! Kaya tanong lang naman. Makanyo kayo, ayun ang problema sa mga babae. Kasalanan ng isa, kasalanan ng lahat. Hindi ko alam sa iba, pero wala akong alam dyan sa mga genetics wow. na yan. Hindi, ako alam ko, confirmed yan talaga. Mga lalaki, deny and deny until you die. Yung ex ko, may anak na, dalaga na, hanggang ngayon, hindi pa niya inaamin yung kasalanan niya. Never more siya maririnig, sorry, sorry. Dead ma. Totoo! Ay, nako, hindi. Dalaga na, hindi pa rin umaamin. Siyempre, kilala ko na yung anak, di ba? Parang tinuring mo na rin stepdaughter. Pero, for him to really say, I'm sorry, Patpi, I made the mistake, never. Pag nahuli mo, ano ang gagawin mo? Based from experience, yung mga jowa-jowa. Hindi, para sa'yo, ano ba yung nahuli? Ano? Yung in the act? Pagdating sa bagay na yon, non-confrontational. Ha, Jacqueline Jose? Yes. Jacqueline Jose? Mukha mo ka lang. O, ganun. Mata-mata lang. Umalis ka na sa bahay. Oh. Hindi na kita kailangan. Pag-uwi ko dyan, wala na dapat ang gagawin mo. Ganun, Jacqueline Jose? Ganun lang. Oo. Tapos hindi ako sumusuko hanggat hindi ko mismo nakikita or wala na talagang bonggang-bonggang ebidensya. Hindi ako nag-iimbestiga, hindi ako... Una, masyado akong proud. Ayokong tingnan ng cellphone niya. I believe in privacy. I also believe na kung para sa'yo, para sa'yo. Okay. Kung ayaw na sa'yo, edi iwanan sabi, ka na niya. Ako, ganun. Uh-oh. Sa marriage vows pa lang namin, ay, wala akong ano ha, hanggang kamatayan ha. Ang marriage vows ko ako nagsulat. Hanggang sa kakayanin ko, yan ang linya ko. Hindi ako nagbibiro. Sa harap ng dambana, walang masasabi sa akin ng langit, hanggang kaya ko lang. Ako naman very confrontational. Hindi ako Jacqueline Jose katulad ni Kaka. Hindi ko kayang pigilan yung sarili ko. Mo. Feeling ko mabubulok siya inside me. Kaya very confrontational ako. Saka in the heat of the moment, mas mahirap mag-deny in the heat of the moment. Diba? Parang, hoy! Ay, Annabelle Rama. Annabelle. Maricel Soriano. Maricel. Huwag mo kong materi-teri. Are you doing it with my husband? Huwag mo kong materi-teri. Ganon. Pag ako nahuli ko, pag ganon, ano ako eh, lalayo ko dahil ano yan eh. Walang panalo dyan eh. Walang yan, ML to ah. Mobile Legends to ah. Kaya pala eh. Kaya naman pala. Pwede kang mag-diet. Oh, pero pare ah, mga lalaki tayo dito. Alam mo naman, kaya kailangan tayo magtulungan. Tulungan nyo akong gumwapo sa TV. Ayun na lang ang paraan. Alam ko parang isang milagro yun. Pero tulungan nyo ako. Dahil alam nyo naman, bilang nag-iisang lalaki sa TikToks, ako ang boses ng kalalakihan dahil napapaligiran ako ng kababaihan. Pero hindi lang pang-aasar ang ginagawa ko doon, ha. Dinalabas ko lang lahat ng mga opinion ng mga lalaki. At hindi ko sinasabing tama kami, ha. Ang sinasabi ko lang, may opinion kami na baka naman painggan nyo. Ha? Hindi ako tama, hindi rin mali, pero at least marinig nyo ang boses ng kalalakihan sa pamamagitan ko. Alam mo, isang paborito ko pinag-usapan namin doon eh, bakit tanggap daw sa lipunan ang pangangaliwa ng mga kalalakihan? Hindi po totoo yun. Ah, parehong nangangaliwa, parehong masakit. Kaya lang, ang mga lalaki lang medyo
pagka yun ang pinag-uusapan, siyempre lalaki kami. Pero sa totoo lang, pantay lang dapat dyan, parehong masakit. Yun, isa sa mga topic yun. Tapos yung ilong, nagustuhan ko rin yun kasi malaki ilong ko. Kaya alam ko, goal nyo, ganitong ilong. So, magandang mga topics. Kaya naman tuwing Sabado, eto na yung kinalolokohan ng lahat. Tatlong buwan na kaming talaga naman kinagigiliwan nyo. Tuloy-tuloy lang suporta, lalo-lalo na sa ating mga kalalakihan. TikToks! Charity starts at home. Pero hanggang kailan, Alex? Yes, kay Alex. Ako bunso, no? So, isang buhay magkaapatid. Tapos, masarap sa feeling yung... Maluwag sa yung... Lumakas yung... Lumay kasi ako na hikahus kami. Tapos ngayon, parang gusto ko magbawi sa nanay ko. So, ako talaga nagbibigay. Tapos ako nagbibigay sa mga kapatid ko. I think ang sagot mo sa tanong na yon, ko hanggang kailan? Hanggang kaya mo. Hanggang kaya. Money is relative. Pag dumalaki yung money mo, dumadami ang relatives. Magpapayos ka na ilong. Paano ngayon yan? Pagsusuntukan? Sabi mo, may makalaban mo na, sapakan tayo pero iwasan mo ilong ko bago gawa yan. Paano yun? Sa mga lalaki naman na nakakanig, hindi mahalaga ang yung panlabas, ang mga ding nasa loob. Nasa loob ng damit. Ang hirap na may asawa ka, tapos magkagalit ka ng jowa mo. Alam na magsabi ka sa asawa mo na, ang lungkot-lungkot ko ba, magkagalit ka mo ng jowa. Mahirap. Ang hirap, kaya ang hirap ng babae, sinasabi ko sa inyo, pag nang bababae ka at may asawa kayo sa bahay, pag may heartache ka, solo mo. Hindi ka magpaparap. Pag umiiyak ka, sabi na, sabat ka umiiyak, nakakalungkot yung pelikula eh. Hindi mo alam magsasuffer ka alone. Ang lalaki will give you the lines na, hindi kami ayos ng asawa ko. Yes. Ay, naku! Pagkukulang. Kaya sinasabi kayo na ng ano natin sa DDR. Laging kailangan gumawa ang lalaki ng isang scenario na ang babae, para bumigay, will create. Laging hindi masaya. Laging may problema sa sex. May pagkukulang. Mababae na ikinig para sa inyo to. Natutulog ako. Tumayo ka. Natayo ako. Madaling araw, madilim. Alas okay. Tres. Tumayo ka lang sa harapan ng asawa mo. Wala kang gagawin, madilim. Tapos natutulog ako. Okay. Pag napamulot ako naman talaga yan, hay! May babae ako! Aamin talaga ako eh! Aamin talaga ako! Aamin ka talaga. Dahil hindi mo alam ba't nakatayo eh! Grabe ka, Ale! Grabe ka! O, ito na ha. Amin na to. Amin na na. Kanina lang. Pa. Okay. Ganito yan. Ang tinatawag namin dito ay reserva. Pag wala, patay tayo dito. Hindi kita ispitan, patpi. Mag-ghosting lang ako. So, wala ang closure. Yeah. Tatry ko muna dito. Pag hindi nag-work, balik ako sa'yo, girl. Pag sinabi mo, nawala ka eh. Wala, nag-isip-isip lang ako, pero na-realize ko, mahal pala kita. Pero pag kami nag-work, tuloy ang ghosting. Ayun ang problema sa mga babae. Kasalanan ng isa, kasalanan ng lahat. Alam niyo ba na biktima ako niya ni Gerald Anderson na yan? Oh my God! Bakit? Pinangalanan talaga. Umuwi ako sa bahay, ha? Hating gabi. Galing ako, kahit ako sa trabaho, pagod ako. Nakaganyan yung asawa ko. Sabi sa akin, nabaitaan mo ba yung ginawa ni Gerald Anderson kay Bea? Sabi ko, hindi. Sabi niya, pare-pareho kayo. Pinoy mo, wala naman akong ginagawa. No. Pero, hindi ko alam sa iba, pero wala akong alam dyan sa mga genetics wow. na yan. Hindi, ako alam ko, confirmed yan talaga. Ito experience ko. Nagkasawa ako 24. 23 yung... Fresh yung, din, yung, wife mo. Wife ko. Wala pang ipon. Nabuntis ko kasi dahil sa sex. Hindi kasi ako na-inform. Pero ito sasabihin ko. Nung 24 ako, may mayaman kasi yung ano na pangasawa ko. General story, maganda yung babae, gwapo yung lalaki. ang akala ko nung panahon na yun, yun na eh. Hindi, madaling lang magsalita ngayon tayo, pero yung ako, nung panahon na yun, parang eto na, this is it. Pag kinasal ako, wala. Pero kung ako papipiliin, real talk to, mag-aasawa ako ng 35. Kasi bakit? Nung meron na akong asawa, doon ako nagkaroon ng pera. Doon ako na naranasan yung parang independent. Yung pera ngayon, kaya lang may pamilya ka na. Wala. Ano ka ngayon? Correct. Yung parang nanadam mo yung pagbibinata mo. At nanadam mo, nung nagkaroon pa ako artista. 37 years old ako nag-artista. Sus Mario, si pandami kong pera. Gusto ko yung iwalay yung asawa ko. So, dapat nag-asawa ako ng 40. Aaminin ko, may galit ako dahil sa aso nung... Sorry, kailangan ko lang mag-share. Kailangan ko lang mag-share kasi nung napanood ko, medyo na ano ako. Gusto ko lang bigyan sa inyo gano'ng kaano yung mga aso. Yung tatay ko, pag-uutusan ako ng hating gabi, bumili ka sa Sari-Sari store. Natatagalan ako kasi may aso nga. Ang sabi sa akin ng nanay ko, kagatin mo lang yung dila mo pag lumada ka sa aso. Gano'ng nga. Tapos kung mo siya titignan. Talaga? Siya titignan. Ba yun? Alam mo kung may CCTV noon? Napagtripan ako ng mga magulang. Kasi gano'n itsura ko. Gano'n itsura ko. Tapos sabi na nanay ko, pagka inabol ko ron ang aso, maupo ka. Yes! Yes! Hindi totoo yun. Ang hirap tumakbong nakaupo.
Sa pagbabalik namin, marami pa kayong pag-uusapan at marami pa kayong makikita, mga pasabog, ha, na talagang aabangan nyo. Ha? Hintayin nyo lang, babalik kami. Guys, 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 double time! Ayan o, breaking news oh, come on! Ito mo muna yung Mobile Legends! Malaking bagay para sa akin na member ng LGBTQIA+ community, which means lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, intersex, at asexual community na maging bahagi ng isang show na katulad nito. I have never seen a trans woman host a platform like this, so it's very important to me to belong to TikToks. As an advocate of the LGBTQIA+ community, magandang bigyang linaw kung ano nga ba ang mga termino na aming pagkakakilanlan na alam ko ilan sa atin ay nagugulahan. Let's all watch this. Gender fluid. Sila ang mga taong kinikilala ang kanilang sarili bilang parehong babae at lalaki. Kaya ang kanilang kasarian ay labas sa gender binary. May mga pag-aaral nga daw na itinuturing ang gender fluid bilang ikatlong uri ng kasarian o kawalan ng seksualidad. Panahon pa nga daw ng ating mga ninuno ay meron ng mga gender fluid. Ang gender fluidity ay isang proseso ng pagkilala ng sarili na kung saan ay ang isang tao ay nagta-transition no, from one gender identity o maaari din itong gender expression. Ang gender expression ay ang panglabas natin ng kaanyuan o pinapakita natin sa mga tao sa pamamagitan ng damit, ng ating pananalita, ng ating mga gestures. Ang gender identity ay ang ating internal na pagkilala sa ating mga sarili. Kung tayo ay mga lalaki, babae, o maaari tayong mixture ng masculine or feminine. Naguguluhan pa ba kayo? Pwes atin na itong pag-usapan dahil mahalaga ang kasarian sa ating pagkakakilanlan. Sabi kasi sa klase, sa Ateneo na inattendan ko, ang naintindihan ko lang yung suma total na there is no such thing as gender. You are who you act to be. Okay. So, yung pareho ba yun? Pag-iwalayin muna natin siya. Ang gender identity kasi ay ang pagkakilala mo sa sarili. Katauhan mo siya. Mm. Ang sexual preference ay kung sino, kung kanino ka attracted, kung kanino ka nai-in love. So, dalawang magkaiba yun. Gender identity and sexual orientation. For example, ang gender identity ni Alex ay lalaki. Oo. Sabi niya. Ang sexual orientation niya ay so far straight. Oo. Tama? Oo. Kasi puro... Hindi ka confused. Wala nang ano. Solid to solid. Parang laban na yan, laban na yan. Ganon. For example, ako, ang gender identity ko is trans. Okay. Trans female, trans woman. Ang sexual orientation ko is straight because I am a woman. So, ang attraction ko ay opposite ng sex ko. Because my identity is a woman, sa lalaki ako na-attract. So, straight, sa straight guy. Yes. Ang gusto mo. Yes. Actually, hindi na straight guy ang hinahanap ko. I wasted so much of my life. Oh. Parang in relationships with straight guys. Naku, huhugot na. Okay. Ito na muna. And then, so, nasa yung wine. Meron kasi, ito, lately ko lang talaga siya na 1+1. Merong mga lalaki, ang tawag sa kanila ay trans-amorous. Meaning, preference nila ang trans women. Yun. Pero ito kasing gender fluidity, iba to. Ibig sabihin itong gender fluidity, kayang-kaya mo maging babae at maging lalaki. Easily shifting. Kasi tayo, nasanay tayo na binary ang gender. Diba? Babae ka lang or lalaki. But then we now know that it's a spectrum. Kasi hindi natin pwedeng itatwa yung mga katulad ko, yung mga nasa LGBT community, kasi hindi naman kami haka-haka. Kaya pahaba ng pahaba, LGBTQIA+. So habang may nade-discover, mahaba siya. Isa sa mga pinaka-memorable sa akin na kwento ay yung episode namin noong Pasko tungkol sa malamig ang Pasko. Dahil kaming nasa community, bihirang maging mainit ang Pasko. Seriously, G3, kailangan mo na may jowa para maging maligayang Pasko mo. Hindi ka nasasiya na mag-isa ka lang sa Pasko. Kailangan meron kang kahati. Ako kasi, I come from a very large family. Yeah. So never talagang mag-isa. So kasi yung pamilya namin talagang tuwing Pasko, sama-sama. Riot talaga siya. Pero iba kasi yung feeling na
meron kang minamahal sa Pasko. Diba? Oh. I don't claim na meron akong minamahal ngayong Pasko sa Christmas. As a matter of fact, I'm heartbroken. Sa mga episodes na ginawa namin tungkol sa LGBTQIA+ community, ang mga naaalala ko at pinaka-importante sa akin ay ang mga episodes about relationships. Kasi bihira natin marinig ang mga relationships about the LGBTQIA+ community. Dapat hindi na ako ma-in love sa bad boy. Ay, inong gwapo. Party masarap, boy. Eh. F-boy. Pero sandali lang. Ayoko na. Ano yung last boy? F-boy. 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 Yan daw yung mga, ano, sabi mo? Ano? Ang bad boy, yan yung masasarap. Ah! Jesus, okay siya. Masarap talaga siya. Okay siya kapag pag teenager ka pa, pag 20 ka pa. Pero sa edad natin, oo nga. Parang pag sinabi mong, oh, I'm heartbroken because of this guy, kasalanan mo na yan. Oo, yun pinili na mo yung correct. Ano, oo, eh, bad boy. Hindi na. Dapat ganun. Kailangan, ang focus ko ngayon, stable, loyal, dependable, considerate, at may trabaho. Malaki, malaki. Wait. So, pagka nag-date ka, to ha, kapag nag-date ka, kailangan merong parang job interview. Kailangan may kinikita, yes. Kailangan hindi dependent, kailangan yes. Pogi, at kailangan yes. Sexy. Yeah, and ducks. Imposible na yata hinahanap mo. Hindi yan imposible. Matagal yan. Suffering is a purification process eh. Kailangan mong pagdaanan yan. Parang ganyan. Ah, may ganun ka. May ganun akong, paniniwala. Oh. Siyempre, of course, it's not for everyone. Dinedma ka ba? Bigla na lang nawala. Naalala niyo ba yung episode about ghosting? Naaalala ko yun kasi nangyari rin sa akin yun. At I'm sure, marami sa LGBTQIA+ community ang nag-ghost na. Iniyahin na ang House Bill No. 611 o Anti-Ghosting Bill na gagawing emotional offense ang ghosting kapag naisabatas. Ang tanong, gano'ng kabigat ang parusa kapag batas na ito? O sapat na ba ang mag-sorry? Mababaw na yan. Kung pati yun, ibabatas mo pa yun. Ang ghosting kasi dahil yan sa may ano na ngayon, cellphone. May ano dati, telephone wala namang ganyan lang, eh. Or bisita. Oh, saka pag hindi kursunada, hindi naman yung ghosting. Sinunod mo lang yung puso mo. Saka hindi naman dapat kailangan lahat magpaalam eh. Teka muna, sandali lang ha. May relasyon kayo ha. May relasyon kayo. Nagkikita kayo araw-araw. So meron na talagang emotional attachment. Biglang hindi ka na nagpakita. Alam mo, marupok ako. Halimbawa, mag-ipag-spit ako, tapos nakita ko yung babae, tapos haplos-haplosin ako, may extend tayo. Anong gusto mo? I-ghosting ka o tapusin ang hirap? So, wag na lang magpakita. Dahil babae kasi, alam mo, ayoko na sa kanya. Ayoko na sa kanya. Pagbukas ng pinto, mga naka-ano yan, naka-ganyanan na. Limot. Balit mo. Sige, magpapaliban ko muna to. Kaya minsan, wag na lang magpakita para mas ang lalaki kasi. Hindi, kasi when you say ghosting, ibig sabihin na wala ka na lang talaga. Yes. Sa face of the wala. Ni text, di ba? Ni nagparamdam, wala. Yan ang alam ko, ha? Social media, so ano ba naman, sabi mo nga, may mga cellphone. Eh, di ba, maski na informal, break na tayo, ha? Wag lang yung, para at least may closure. Ang ghosting, masakit ma-breakan. Diba? Sobrang sakit mabreakan. Yeah. Pero yung ghosting kasi, yung proseso niya, parang may ginawa ba ako? Yung may kasama may siyang emotional self-doubt. Yes. Meron talaga siyang torture. Kasi hindi mo alam kung anong ginawa mo. Yes. At least pag nakapag-break siya, sabihin siya yung reason. Isang hugot pa lang yan. Pero meron kaming kasamahan na host sa TikToks na napakaraming hugot. Sino siya? Malalaman niyo sa pagbabalik natin. Alam nyo, sa show na to, itong TikToks, yung tropahan naming Real Talk, ako yata ang pinaka maraming hugot. Hugot, ang dami kong naiambag dito ng mga kadramahan sa buhay, sa family. Siyempre, lalong-lalo na sa love life, dahil ayaw nyo nang tumigil, tanong sila ng tanong eh, wala akong magagawa kundi sumagot. Siyempre, kayo din, di ba? I'm sure, inabangan nyo yung mga chika yung. Chikang ganon, no? Di ba? At syempre, nung nasubaybayan nyo yung season 1, nakita nyo yung mga hugot kong yun, ay may kakambal na mga awitin! Ang sakit! So, ito, balikan natin itong mga
hugot ko mga zongs from the heart. Ilang taon ka nang malamig ang Pasko, Kakay? Officially, matagal officially na. Ilang dekada na. Okay. Ayan, ito na mabuksan na natin. Hair products. Ay! Sandali! Ano kung gagamitin tong Sean Dom? Oh my God! Ang dami! Uy, may mga flavor! Ay! Let me explain. Ang gusto ko, si Kakay parating safe. Okay. So, I am a big fan and advocate of family planning. Yeah. So, gusto ko, Dai, huwag ka na magbuntis! Okay? Bilang breadwinner, marami akong stress. Mm. Tsaka, bilang ano, perfectionist, marami kang. Mm. Diba kasi, tapos, OC pa ako. Oh. So, nakudagdag nakakadagdag yun ng correct stress. So, ayun talaga, mahirap kalaban. So, hanggat kaya mong labanan at hanggat kaya mong turuan ng utak mo na, okay, maliit na bagay, wag na yun. Inhale, exhale. Ganun lang ako minsan pagka-pa-stress na inhale, exhale. Ako naman, exercise. Ako naman, pagka hindi ko na kaya yung stress, yung talagang iiyak na ako, na sobrang nag-anxiety na ako. Meron akong isang song na pinapakinggan. Yan, ako ata. Mm. Yung Oceans. Oceans. I love that song! Kanta yung maayos! Kanta nga, tumayo ka! We walk upon the waters wherever you may call me, take me deeper than my trouble. Hindi ko memorize eh. So, pag sobrang stress na ako, pinapakinggan ko yun. Lumaki kasi ako sa lola ko, hindi ako lumaki sa mga magulang ko, even kami magkakapatid. Ngayon, ito lang yung panahon na nagkasama-sama kami, tapos naging maayos nga yung trabaho ko, naging maayos yung buhay namin. So, yung mga kapatid ko din, ganun din. Nung umpisa, nung nagsistart ako sa theater, ay lahat talaga, as in, nga. Kasi lahat na binibigay ko, wala akong tinitira. Hanggang sa parang nagising na lang isang umaga, hindi to pwedeng mangyari. Kailangan kong turuan yung mga kapatid ko na, magtrabaho rin. Hoy, Kilos, ano to? Luray-luray na si ate nyo. Ano, Kilos. Pero sa ngayon, okay yung mga trabaho nila. Now that you're gone, I should never have to go. Now that you're gone, the pain I feel inside me just goes on and on. Now I know I need you, and I never should have let you go. Baka yan yung kinanta niya para sa mga. Para wala pa yung kanta. Ako naman kasi lahat ng mga naging relationship ko, kahit mga flirting-flirting na tsaka pati si official. Hoy! Hindi kasi ako, ano, siguro nga dahil masyado akong insecure sa mukha ko dati na hindi ako kagandahan or naniniwala ko na hindi man ako basa-basa lalapitan ng lalaki na talagang iba yung intention, talaga mahalin ako, baka may kailangan. Grabe ka naman. Hindi laging ganun ako, lalo na nung bata ako. So, hindi talaga ako nakikipag-chika sa mga lalaki na yung biglaan lang. Halos lahat na naging relationship ko, eh, sila yung nag-effort. Ah, sila talaga yung nag-effort. Kasi nga, maganda. Charot. Hindi, kasi nga, ano eh, parang hesitant ako yung mag-small talk, ganun. And, so, ayaw mo ikaw magli-lead sa kanila. Yes, so, kailangan, mukha lang ako malande, pero sa totoong buhay, hard to get talaga. Hindi talaga kung ano, kailangan. Hard to get. Talaga, Kai? Tapos yun ang pinili mong kulay ng buhok? Tapos, ang nangyayari, pagka na ano na, ano? Na ginlabay na ako, ginlab na talaga. Kaya, julog na julog. Oo, hulog na, din mawawal eh, in the end. Diba? Pero almost ng relationship ko, diba? Almost nang relationship ko ako yung umalis. Saklap. Diba? Na in love. Tapos nawalay. Uy, hindi ako umalis, ha? Oh. Ako nakikipag. Ba't ako kaaway mo? Ako kaaway mo? Usap tayo, Kuya Alex! Ilasun mo. Patol-patol ka doon. So, ganun. Ganun ang nangyayari. Pag nahuli mo, ano ang gagawin mo? Based from experience, ha? Yung mga jowa-jowa. Hindi, para sa'yo, ano ba yung nahuli? Ano? Yung in the act? Pagdating sa bagay na yon, non-confrontational. Ah, Jackie Nose? Yes. Jackie Nose? Mukha mo ka lang. O, ganun. Mata-mata lang. Umalis ka na sa bahay. Oh. Hindi na kita kailangan. Pag-uwi ko dyan, wala na dapat ang gagawin mo. Ganun ba, Jackie Nose? Ganun lang. Oo. Tapos hindi ako sumusuko hanggat hindi ko mismo nakikita or wala na talagang bonggang-bonggang ebidensya. Ganun ang nangyari. Naghihintay ka ng ebidensya. Naghihintay ako. Pero, pagkatapos nun, huyo ka na talaga sa akin. Hangin ka. Ikaw ang magpapagod para iwin ulit sa akin yung friendship. Sabi niya, may kasama daw siya mga barkada.
lang. Mm. Eh, marami nag-chuchu sa akin na kasama yung ex, ganun. Oh. So, ganito yung mga stylan ko. Mahal, ang papahuli sa akin, ha? Shushutulin ko yung anis mo. Jujubo mo yan. Pag sinutol ko, oh my God. Nangyari na yun sa akin. Kasi alam mo yung, huwag ka magalit. Kasi may exam ka. College ako niya parang, oh. Hmm? Ah, nagigigil ka. Yung gigil na gigil ako, yung gusto kong ganun eh, no? Oh, okay. Daan mo. Oh, natakot ba? Natakot! Ah, okay. Natakot yan siya. Pero, pati mo sinabi na ayaw mo na ako ang kailangan. Pero di ang mahal. Oh, ikaw ang kailangan. Ikaw ang kailangan, pero hindi ikaw yung mahal.